Okay mga ka-timing, quick tips lang tayo, no. I-share ko lang sa inyo mga ka-timing yung problema ng motor na to, no. Kung mapapansin nyo, ito yung block. So sa block, ito yung ating block, no. Ngayon, isang malaking kalokohan o isang malaking pagkakamali yung gumawa ng motor na to, no. So ito ay factory defect. Ngayon, ang model ng motor na to ay Grand Star. Ayan po. Grand Star siya. Ngayon, paano ko nasabing factory defect to, no? Ito kung mapapansin nyo, ngayon pa lang mabubuksan yung motor na to, no? Ngayon pa lang mabubuksan yung kanyang makina. So, ganito yung nakita ko, no? Ayan, no? Kung mapapansin nyo, yung kanyang intake ay nandito sa baba. Tama? To, silipin nyo po yung cylinder head. Yeah, imagine niyo. Mga ka-timing, nasaan dito yung intake at exhaust? Okay, ngayon, ito ha. Yung intake po ay nandito sa taas. At yung exhaust, andito sa baba. Tama? Ngayon, share ko sa inyo mga timing, no. Isang pagkakamali ng factory, yung pagkakagawa ng motor na to, na andito sa baba yung intake. Ayan, no. Nasa baba. Ngayon pa lang siya mabubuksan, no. Ngayon ko pa lang siya binuksan at napansin ko yung intake ay nasa baba. Dapat po ay nasa itaas po ito. Tama? So, share lang natin mga timing, yung pagkakamali kasi nga tao lang tayo. Tao lang din naman ang gumawa ng motor na to. So, dapat na-double check to, dumaan sa QC. Ang nangyari siguro, hindi na na-double check. Ngayon, nagkamali ng kabit, no? Yung intake ay nasa baba. Alright? So, mali po yan. So, babaguhin natin yan, mga ka-timing. Yung intake ay ilalagay natin sa taas. Kasi magkaiba ng sukat yan, eh. Okay, magkaiba po ng sukat yan. Ang intake po ay laging nasa itaas. At ang exhaust ay nasa ibaba. Yan po yung pinakatambutso niya. Alright, quick tips at maraming salamat mga ka-timing. Ingat po kayo.